Ibalik sa Diyos ang pabuling pagsamba. God deserve more than that. Tayo'y binigyan ng buhay. Tayo'y magbuhi sa Kanya sa ating pagsamba sa umagang ito. Sa inyo yung nagtatrabaho rito sa mga hotel and restaurants, raise your hands. Raise your hands, takaling mahiya. Sino nagtatrabaho sa mga opisina? Office. Sino nagtatrabaho sa construction? Engineering? Sa hospital, sino yung mga nagtatrabaho sa mga hospital? Yung laging puyat dyan. Well, iba-iba tayo ng ginagawa, no? Pero sa araw na to, isa lang ang gagawin natin. Our hands are full to clap our praise to our living God. Hallelujah! Lord, we praise you. We praise your name. For you deserve the highest glory. Honor, Lord. Hallelujah! Come on, church. Continue to praise your God. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po dahil nagkakaiba-iba man kami ng trabaho sa buhay. Sa pagkakataong ito, kami pinag-isa niyo, Panginoon. Maybe our hands are full of different jobs, Lord God, outside the church. Mga pagod na kamay, pagod na katawan, mga nanay na napapagod din, Panginoon, o mga tatay. At sa oras na ito, Lord God, pinangako mo, you will refresh your people. Salamat po sa pangako ng inyong presensya. That when there's the Spirit of the Lord, there is always a freedom, Lord. A freedom to worship you. At pangako nyo sa aming lahat, Panginoon, papawiin nyo ang pagod. Aalisin nyo ang anumang sakit karamdaman sa aming katawan. Bibigyan nyo ng kapahingahan sapagkat your invitation today is come to Him and rest upon the presence of the Lord. Hallelujah! Ang Diyos po namin ang nangako noon, hindi ang tao, Panginoon. And we thank you, Lord God, for we know that you have stored something good for us today. Mabuti po ang Diyos namin. Pinaglilingkuran, and we know na mabuti po ang inyong regalo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa mga pusong sumamba at nagtiwala ng kanilang mga panalangin. And Lord, this morning, before po kami tuluyang lumapit sa inyo, patuloy kaming nagpapalinis as you have promised. Kung kami magkukumpisal ng aming kasalanan, kami makakaranas, Panginoon, ng kapatawaran. At sa gayon, O Diyos, ang bawat panalangin namin madinig ng kalangitan. At sabi niyo, Lord God, if you hear us, you will answer our prayer in your own perfect way, Lord. Lord, maraming salamat. Continue to bless your people today. Bless even the preaching of your word. Bigyan niyo po, Panginoon, ang bawat isa ng attentive mind at patuloy naming tinatalian ang lahat ng gawa ng Diablo sa lugaring ito in the name of Jesus. And we only release the mighty presence of the Lord na siyang manguna at gumawa ng very special sa bawat taong narito, aming Panginoon. And once again, we declare and invoke your word in Isaiah 54:17. There's no weapon of the enemy shall prosper upon your people, for this is the heritage of the servants of God. Father, tanggapin niyo po ang pinakamataas na papuri, mataas na pagsamba, mataas na pagdakila sa aming Diyos na buhay. And every children of God will say, Amen and Amen. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord! Pwede niyo po bang batiin muna yung makakatabi niyo sa umagang ito? Good morning, sister! Good morning, brother! Merry Christmas! Diba? Una kayong binat. Sige po, God bless po sa ating lahat. Kayo po ay pinununa ng Diyos sa ating pagsamba, and I believe that we are prepared enough for the Word of God this morning. I ask Kuya Enrico po to prepare a chorus of the song.
But when I felt the presence of God, that we are all prepared for the Word of God, inalis na po na atin siya. Salamat po sa guidance ng Panginoon. Okay, tayo po ay hindi lalayo. We will not move far from this topic sa umagang ito. Our theme for this month is persistent. So dapat, kung nag-start ka ng day one, it should be persistent until the end of the month. Tama po ba? Persistent ka eh. Ano nga ba ang meaning ng persistent? So, binigay po sa akin titulo ng Panginoon. There's so many topics that came, but at the last week na before po magkaroon ng teaching, God gave me this topic na ang sabi po doon, persistency at the cross. Nakakatuwa lang po because this particular passage in the Bible talks about the chapter before the teaching of the courage of the dying sinner na pinag-aralan natin last week, last month. Kung maalala po ninyo yung pinag-aralan natin, it talks about the two dying sinner with Jesus Christ. At topic po nun is the courage, courageous hope. And this time, we will be moved backward ng konti sa Luke chapter 23. It talks about still Jesus, but siya po yung magiging focus ng ating pag-aaral. Persistently at the cross, bakit po yon? Well, first and foremost, alam nating lahat that persistent praying comes from persistent being persistent. Hindi kayang maging persistent ng isang tao sa pananalangin kung walang binago sa kanya inside of him or her. That's the truth. And your persistent praying is just only the beginning of persistent living. Kung meron kang being na persistent, you can simply do the rest of the things just like the one that we have right now, which is the persistent praying. Kaya sabi po dito, persistency at the cross, hashtag or the subtitle, the starting point of persistent living. At pag-aaralan po natin ang dalawang passages sa Bible in Luke chapter 23 and Matthew chapter 15, which is the faith of a Canaanite woman. Now, tingnan natin ang ilang bagay na ito. To start with, let's look at some of the words that very familiar sa atin about the word persistency. Tingnan ko po yan sa friend nating lahat, si Mr. Google. At ang sabi niya, these are the words that relates or synonymous to the word persistent. It says this, determined, persevering, purposeful, single-minded. Napakaganda po ng definition niya eh. Tireless, hindi napapagod. At ang sabi po doon, never-ending, interminable. At sabi doon, lasting. Mga words that will give you some insights what is persistency is all about. Sa Tagalog, bigyan natin ng lundo yun. Ano ba ang Tagalog sa persistency? Yung mga lalaking medyo matagal na nanligaw, taas yung kamay. Karakter nyo to eh. O yung mga babaeng nanligaw sa mister nila, taas nyo yung kamay nyo. Nanligaw, ibig sabihin, you prayed for them. Pag sinabi mong persistent, which means masugid. So tingnan nyo nga yung asawa nyo kung katabi nyo dyan. So masugid, masigasig. Hindi sila napagod, nakasampung busted na, they still continue. Kung ano yung kanilang, sabi nga nila, mayroong tula sa Bulacan na dagat may matuyo. Hindi ko na alam yung susunod eh. Basta yung bituin daw, sungkitin mo man, gagawin nila ang lahat, makuha ka lamang. So, maraming makata rito, mga balahin ni Balagtas. So, masigasig, masugid. Tayo ba'y masugid na anak ng Diyos? Tingnan po natin yan sa ating pag-aaral. Now, let's move on. Bakit pa natin kailangan pag-aralan? Why we need to study persistency in the first place? Bakit kailangan turuan ang mga Kristiyano na maging persistent sa kanilang buhay Kristiyano? Not only in our Christian living, but in our practical living, daily living. Let's move on to the next slide. There are several questions that we need to answer before we go further to the main topic for this morning. These are the introductory helpful questions about persistent living. Unang tanong, is why we need to be persistent. Sagutin natin yan sa Book of Revelation, chapter 2, verse 24 to 28. It was the answer of the Lord Jesus Christ to the Church of Thyatira. Ang Thyatira po ay isang, sa modern place ngayon, it is actually the place of Turkey, the modern Turkey today. The church was built on this, and it's a wealthy church, and most of the members of this church was actually commended by the Lord Jesus Christ. However, meron silang problema. They allow a certain prophet named Jezebel to teach in the church. Meaning to say, napapractice yung false prophet na to. And some Thyatirans or church members are trying to compromise their faith. Nag-message ngayon ng Panginoon dito sa Thyatiran church na naging faithful sa Lord. Sabi niya, but to the rest of you
who do not hold this teaching, who have not learned that some call the deep things of Satan. Take note of the words, yung mga naka-highlight po dyan. These are the reasons why we need to be persistent. Because sabi dyan, there are the words of deep things of Satan, mga malalim na kaparaanan o buhay na ginagawa ng kaaway. To you I say, I do not lay on you any burden, but sabi ng verse 25, only hold fast what you have until I come. Panghawakan nyo yung binigay ko sa inyo hanggang ako'y makarating, sabi niya, which is the rapture of the church. And verse 26, the one who conquers, which is you, the one who received the Lord Jesus Christ, sabi niya, and who keep my works until the end. It talks about persistency. Sabi niya doon, and I will give him, and these are the rewards, authority over the nations, and he will rule them with the rod of iron, as when the earthen pots are broken in pieces, even as myself have received authority from the Father, and I will give him the morning star. Ano yung morning star? It's basically the Lord Jesus Christ himself. It's the presence of the Lord. Ano yung sagot dyan sa why we need to be persistent? Next slide. Unang-una, tandaan po natin bakit natin kailangan pag-aralan ng persistency is because the enemy is persistent more than we know. Ang kaaway, kung tayo ay ini-encourage ng Panginoon na maging persistent, because the enemy is also more persistence. Persistent in short. Masigasig din sila. Kung ikaw ay masigasig na nanliligaw, napansin mo, mayroon pang isang masigasig na nanliligaw sa nililigawan mo. Sabi mo noon, may the best man win the heart of the lady. Pero sa puso ng Diyos, pero kung wala naman nanliligaw, okay lang yan. Ang Diyos ang nanalo sa puso mo. Number one, amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Why we need to be persistent is because the enemy every day is so persistent enough to steal your life, your dreams, your family, your desire, your ministry, even the word of God that is being planted in your heart, pwedeng manakaw ng kaaway. The second thing is you are equipped far better than average people. Bakit mo kailangan maging persistent? Because you are equipped by God to be persistent. Dapat mamuhay kang ganun. Kung sinabi sa iyo ng nanay mo, pogi ka anak, mamuhay kang pogi. Amen. Kung sinabi sa iyo ng nanay mo, ang sexy mo anak, mabuhay kang sexy. Para lang sa Lord, hindi para sa iba. Kasi sabi ng Lord, you are equipped far better than average people because average people, they stop. But persistent people, they are masigasig. Kapag nabusted na yung isang tao, naghihinto na sila kasi hindi sila persistent. But you are not average people. You have the Spirit of the Lord within you. Sabi ng Bible, the one inside of you is greater than he is in the world. The reason why we need to be persistent. And thirdly, may reward ang Diyos. Sa mga taong persistent in their Christian living, the rewards of God is very obvious in that particular verse that we have read. Sabi doon, you will rule the nations, and the God Himself will be our reward. Nasagot po natin ngayon yung tanong na, bakit ba kailangan kong mabuhay ng persistent? Sino sa inyo yung nagwagi nung niligawan nyo at naging persistent kayo? Nabasid kayo ng once, pangalawa, sinagot na kayo. Raise your hand. Walang sumagot. Nabasid kayong lahat, and you stop. Okay, second question. What are the bottlenecks of persistent living?